tayo po ay makakaluhod, tayo pong lahat ay mag-alam na luhod. Aminin po natin ang Holy Holy. Sa inyo na kayo ay mahalaga sa amin. Kayo ang Diyos na dapat namin sambahin at pagpupuri. Sa amin pong pagpupulong ngayon pong tanghali, hinihiling po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, siya pong luluko sa amin pong kalagitnaan ngayon upang aming pagsambay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Maraming salamat Panginoon sa inyong pagdinig sa aming panalangin. Sa pangalan po lamang ng Panginoon Jesus. Bago po natin likumin ang mga handog at ikapo, ay tunghayan po muna natin ang nasa 2 Corinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya na kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Tayo po ay paglilingkuran ng ating mga tiyakono sa mga oras na ito. Thank you.
Ay po ay manalangin. O dakila naming Ama, Diyos na ang tahanan niyo po ay naandiyan sa kaitaasan ng mga langit. Muli po namin ibinabalik ang kapurihan, pasasalamat sa inyo. Pinapasalamatan po namin kayo sa mga handog at ikap po na inyong kinilos ang puso ng bawat isa na magbigay ng masaya dahil sa inyong pangalan. Ito po ang aming samot-hiling at ang pagpapalanawang ipagkaloob sa bawat isa sa amin, alang-alang po sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Saan ang karapat-dapat ang korderong pinatay? Versikulo 8. Ito po ang ating matunghayan, mga kapatid. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod sa pananalangin. Sa halamanan ng Eden ay doon po ninyo inasal ang aming unang mga magulang. Kaya nga po sa ilalim ng kalikasan ito, kami po ay nagpupuri at sumasamba sa Espiritu at Katotohanan. Dakilang Diyos, nawa ang aming po mapapakinggang mga salita. Nabuhat po sa inyong piling lingkod at katayo sa aming kalagitan ay magbubukas ng aming mga puso at kaisipan upang kami lahat, Panginoon,
ay mabuhay sa ilalim ng hininga ng aming Panginoon, samantala kami ay sasamba sa kanyang dakilang pangalan sa mga sandali. Pagpalain po ang binigay ng tanging bilang at siyang bahagi po ng aming pagsamba. At manatili nawang patahimikan at kabanalan ang aming maranasan mula sa simula hanggang sa matapos. Purihin po ang pangalan sa dakilang pangalan ng aming Panginoon. Amen. Attention po sa kabataan ng Bungabong District, kayo po ay inaayayahan dito sa unahan. Standing on the promises of God.
nais ko pong ipakilala ang ating pong tagapagsalita. Siya po ay napapanahong tagapagsalita natin para sa Iglesyang Nalabi o Remnant Church. Ang ating pong tagapagsalita ay nakapaglingkod sa Central Luzon Conference ng 20 years bilang kulpultor. Bagaman siya po ay nagtapos ng pagiging ministro, ay nauna po niyang gampanan ang gawain po ng canvassing at maging leader ng canvassing work sa Central Luzon Conference. Ang ating pong tagapagsalita ay narito po ang kanyang misis, si Ma'am Nelly Matera. Pwede po bang tumayo, ma'am? Ayan po. Maraming salamat. Meron po siyang limang anak. Tatlong lalaki, dalawang babae. Tatlo na po ang tapos. Lahat po ay mga single pa. Kaya ang ating pong tagapagsalita ay nahubog sa gawain ng Panginoon sapagkat siya po ay napapanahon para sa Iglesyang Nalapi. Siya po ay tubong bumabong at sa katunayan, narito po ang kanyang mga magulang, tatay. Tatay, pwede po ba kayong tumayo? Yan po si tatay. Tubong San Isidro, Bumabong Oriental Mindoro. Ang ating pong tagapagsalita para sa Iglesyang Nalabi, Pastor Freddy Matera. Maraming salamat po, Pastor Bong. Ako po ay taga rito talaga. Pero ang tubo po namin, taga Batangas po kami. 7 years old po ako nung napunta po dito sa Tersol. Dito na po ako nag-elementary. Yan sa San Isidro. Pagkatapos po ay natatanda ko na dito pa si Brother Pani. Buhay pa naman siguro si Brother Pani hanggang ngayon. Pani, no. Kami po nung maliit pa, napunta kami dyan sa Mararog, nag-aararo. Ay ako ka sa kasama niya. Pero nung ako po ay tumagal, na nung malay-malaya ko, nag-kultur muli si Brother Pan, ako pa naging leader niya. At dito po ako naglingkod ng 10 taon, Pastor Paeldog. Nag-kultur po ako dito sa CLC ng, sa South Central ng 10 taon. Yan ito. At yung pong 5 taon ko naman, bali 15 years, nagpastor po ako, Pastor Paeldog, sa Kabuyao, Laguna, within 5 years. Tapos nagkulpultor din ho ako ng, ang kagrupo ko dito, si Brother Libby Dalida. Nandito ba si Brother Libby? Buhay pa si Brother Libby. Praise the Lord. Malakas pa. Alam ko wala na si Brother Libby kasi matagal ng kwan. Kayo pala ay buhay pa. Praise the Lord. So si Brother Alex, ito pong taga rito, asawa ni Sister Dilang, bata pa ho yan. Noon ho ay bumili kami ng motor, amunti na ho ko namatay. Yung motor na ano ba, anong tawag yun? John C. Kinumbinsi ko siya na bumili, ako bumili yung malaki. Yung Cougar na malaki, ay hindi ako marunong mag-drive. Sabi sa akin, ako daw ay parang hindi lalaki. Kaya napilita po ako mag-drive, ay ako ho ay sumalaksak sa van. Pilipit po yung tangke. Bagong-bago at yung manubayla. Pero ang pinagtataka ko, wasak yung bakal, yung tangke, pero ako wala akong tama. Niligtas ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, ay yung karanasan na nakarito pa rin tayo. Tayo ay tinulungan ng Panginoon. Ngayon, matapos po dito, bakit ako'y napapunta ng CLC? Pastor, ikaw ay nasa CLC ka, ako naman ay nandito sa South Central. Tumigil po ako ng pagpapastor at ako'y nagnegosyo. Kasi yung mga anak ko nag-aaral na. Ay, ang maswildo ho dito noon ng pastor ay noon ay kwan eh. Pag nagsimula ka, yun, parang ano tawag yan?
May, oh, yung iba, bibigyan ka sa church. Tapos ano, yung tuig lang nun eh. So ngayon, may anak kang pinaaral sa UP, ay talagang sabi ko, magnegosyo kaya ako. Ay, nagnegosyo mga kapatid ako. Ay, pumunta ang taga South Central sa akin. Sabi niya, isi-save ka namin. Isi-save ka namin. Yung taga CLC, na-discover din nila ako. Inaksyonan ako at inaprubahan na mag-leader ako sa CLC. Dito naman, naprubahan din ako. Ay, namili ho kami. Ay, kami na doon sa may Sasilang. Pinili ko po ang sa CLC. Pero pinangakuan ako dito sa South Central. Ang sabi niya, ikaw ay dito after 3 years, lilipat kami sa distrito para ikaw ay mordinahan. Sinabi ko sa CLC, ginawa rin po nila sa akin yon. Sabi na, ikaw ay amin ding ililipat. Pero mga kapatid, nung ako po ay nasa CLC na, hindi na po ako lumipat. Sabi ko, dito na ako. Hanggang nagdiri-diritso, bago lang ako maordina, nilipat nila ako sa, pinaghawak nila ako ng, sa district. Ngayon mga kapatid, ang akin pong isa sa ikinatutuwa dito sa inyong iglesia, sa inyong distrito, kayo po ay advance ng 2 buwan kumpara sa ibang mga distrito. Advance kayo. Kung sa kuwan ho ay mas advance kayo sa kung sa computer, ngayon kami nandito pa. Pero kayo ay updated kayo, nandun na. Bakit po? Sa susunod pong taon, ay ang atin hong tema ay tungkol po sa pamilya. Ay kayo ngayon, advance na. Siguro mauulit pa ito, Pastor. Uulitin ito. So ako po ay nagpapasalamat, Pastor Paindog, sa iyong pagpapaunlak sa amin na kami ay maging kabahagi sa gawain ho ng inyong distrito. At ang akin hong dalangin, ngayong umaga ay nawa tayo'y makinabang. Aking inaanyayahan ko na yung mga nandiyan sa malalayo para kayo makinabang, ay nanapit-lapit ko kayo. Alam mo ninyo, maraming tukso ho pagka nandiyan sa... Ay, di okay na ito nasa kubo. Pero yung mga nasa kubo, nandun sa loob, may hirapan nyo, baka kayo makatulog dyan. No. So ngayon mga kapatid, tayo po ay manalangin. Minamahal po namin Diyos, ngayon pong umaga, kami po ay lumalapit sa inyo upang amin pong talakayin at tahakin ang iyo pong mensahe ngayong umaga. Gamitin po ninyo kami at gamitin po ninyo ako na magsalita sa kanila at kayo'y mahayag ngayong umaga sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang topic po natin ngayong umaga, tayo gumana. Ay, spiritual intimacy. Spiritual intimacy. Ito po ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Yung po bang intimate relationship. Ibig sabihin ito na yung sakdal at pinakang malalim na pagsasama sa pamilya. At mga kapatid, ito yung masarap pakinggan gaya na sinasabi ko kanina. Paano sasabihin ano po, mahal kita? Napakarami po ngayon na ito po ay parang kanin na hindi po pinanganawaan. Kahit po pa ulit-ulitin nating sabihin, mahal kita. Ang misis ko po ay kahit po kami ay pagtulog namin, magka-out pa kami sa kahit magkasama ng loob, ay pagkatapos nang sasabihin ko, mahal ko siya. No? Sabi niya, paulit-ulit naman yan, hindi naman totoo. Sabi ko, ito talagang totoo ito talaga, mga kapatid. At napakasarap yan. Kahit po galit at masama ang loob ng misis ko, pag sinabi niya kung mahal kita at niyakap ko siya, nawawala ho ang galit eh. At alam mo ng misis ko, kahinaan ko, pag ako sinabihan din niyang mahal niya ako, kahit po masama loob ko, pinipilit ko kunwari masama loob ko, pero masaya-masaya po ako. Iba ho yun, ano meron dito sa mahal kita? At paano natin ito sasabihin? Oh, mga kapatid? Oh, Sir Alex, nasa si Sister Dilap. Yan, buhay pa. Yan. Masarap mapakinggan ang ano po, mahal kita. Ay, pero paano natin sasabihin yan? Kailangan, ano po? Marunong din tayong magsabi ng I'm sorry. Alam po ba ninyo pagsasabi ng I'm sorry? Katulad din po yan ng pagsasabing mahal kita. Tinatanggap mo na ikaw ay ano? Nagpapakumbaba. Kinikilala mo nagkamali ka at pagpapadama ng pagrespeto sa iyong kapartner o sa iyong mga anak, sa iyong asawa, sa iyong magulang. Ito po ang pagsasabi ng I'm sorry ay parang sinabi mo hong ano? Mahal na mahal kita. No? Ngayon, paano natin sasabihin yan? Kailangan po natin ng presensya ng ano ho? Panginoon.
Marami ang sinasabi natin, ito pa lang isang uri ng pagsasabi ng mahal kita, step by step. Pero ito, ito na yung ultimate. Ay, meron ng audio, meron sasabihin sa pamagitan ng salita. Sabi doon, out of the abundance of the heart, the mouth, speak it, ganyan. Pero ito, yung ultimate na masasabi natin ang tunay na ano po, pagmamahal. Kapag ang presensya ng Panginoon ay nasa sa atin. Amen, mga kapatid? Ayan po yan. At ang sabi po diyan, lahat ng relasyon, ayan na po, nakakaranas ng di pagkakasundo. Hindi isyo kung mayroon o walang alitan, kundi paano ito pangangasiwaan pag dumating. Tayo po nasa introduction, gusto ko pong dalahin kayo doon sa lundo, doon sa ating ano, spiritual intimacy. Ano sabi ho, lahat ay darating tayo, makakaranas tayo. Hindi po ako naniniwala na mayroong pamilyang hindi ho nakakaroon ng sama ng loob. Meron ho ba dito? Kung meron ho dito, abnormal. Ay sa iglesia gayon din. Ang paglago po yan eh. Part ng paglago. Di po ba? So ngayon, lahat po ay daranas. Kung wala man ngayon, maaaring sa susunod ay meron. No? Ang sabi dito, eh, no, makakaranas po tayo ng ano, na minsan ng di pagkakasundo. Hindi isyo kung meron o walang alitan. Kundi, kung paano po ito pangangasiwaan pag dumating. Yan, ang maganda. Maaaring yan, yung alitan sa inyo, yung away talaga. Ay, meron naman nung nangyayari din naman talagang yung parang samaan-laan na loob. Kasi yung iba yung alitan eh. Pero itong sinutukoy po dito, yung nagkakasamaan din ng ano po, na loob. Hindi naman siguro away. Ang away ho kasi sa ano ho, sa Bisaya, ang away. Ano talaga yan? Bakbakan. Pero sa Batangas, ang away, ano lang yan? Salitaan pa lang yan. Iba-iba yung nature eh, no? So ngayon, pagka dumating ito sa atin, ano ang ating gagawin? Alam nyo, marami hong matatagal na mag-asawa. Kung kailan pa sila naghihiwalay, may tanda na. May po ba? Pero ang ganyan, nung matanda na sila, makahiwalay ng bahay. Ay, ayoko naman magbabanggit-banggit dito na kusino. Pero marami hong ganyan, makahiwalay na sila, may edad na, iba ang bahay ng ama, iba naman ang bahay ng ina. Pero nung mga bata pa sila, sweet sila. O, di ba? Dapat talaga, habang tumatagal, mas sweet tayo. Ngayon, pag dumating ang mga problema ito, ano ang ating gagawin? Yan. Ito ang unang hakbang. Bago tayo pumunta talaga dito sa topic natin, gusto ko lang bigyan kayo ng i-overview natin ito. Alamin, ano sabi dito, kung ano ang problema. Mahirap po yung nag-aaway kayo, hindi naman nyo alam ang problema. O, alamin ang una. Alamin kung ano ang problema. Huwag agad i-judges mo kagad. Ako nangyari din yan. Misan yung mga bata. Aba, inaanohan mo ganyan yung bata, hindi mo pala ano, malaman ko hindi pala ganun. Ay ako ho'y madaling araw, hindi ako nakatulog. Pag gising ng madaling araw, niyakap ko ang aking anak. Sabi ko, sorry. Hindi ko alam na ganun pala ang mga pangyayari. Siyempre yung misis ko tutulog, ba't mo naman yun naman agad, ganito mga pangyayari, ganito yung pangyayari, ganito. Sabi ko, ganun ba? Naku. Bumalik ako, yung anak ko talagang kahit madaling araw na hindi magdamag din, hindi natulog, sasama din ang loob niya. Bakit? Alam naman niya, hindi siya nagkamali, ano siya? So mga kapatid, dapat alamin mo muna kung ano ang nangyari. Yan, ang pinakamagandang hakbang. Huwag agad ay magre-react. Yan, no? Yan, next. Pakinggan ang magkabilang panig. Yan, pakinggan ang magkabilang panig. Ano ba ang nangyari? Tingnan mo, yung tawag yan ay check imbalance. Titingnan mo muna. Yan. Next. Yan. Ito ikalwa ang aking nalagay. Ibali. Di pagkakasundo ay parang ano po yan? Parang anay. Ang resulta, mawawala ang bahay, tahanan, at pagsasama ng mag-asawa. Yan po ang pag-aaway, mga kapatid. At di pagkakasundo parang anay. Pwede pong mawasak ang pamilya. Mawala ang asawa o mawala ang ano? Ang ating tahanan. Yan. Next, mga kapatid. Ito. Wala kayong lahat ay pangalawa ito ah. Ang pangatlo, ayan o. Ang sabi, tingnan ang panig. Tamang panig. At saka, aking panig. At saka, kanyang panig. Dapat pala ho, titingnan natin ang lahat ng ungulo bago mo pasukan. Parang hindi kayo nag-aaway. Aba, anong nangyari? Ganon din sa iglesia eh. Di ba ba sa iglesia? Aba, huwag mo agad natulan agad. Ano bang pangyayari? Oh, naman ganito talaga, nagkikigalit na galit ka naman agad, kaya hatol lang. Pakinig ka muna, pakinggan, ano, sabi, kailangan natin ang pakinggan. Pagkatapos ho ay tamang panig,
ay yung isa naman ho, ano, yung panig ng isa, yung kanyang panig. Pag atin nung napakinggan yan, mga kapatid, mabibigyan ng ano ho, pag-usapan ang tamang solusyon. Yan. Pag napag-usapan ang tamang solusyon, ay intindihin ang ano po, ang iba bago ang sarili. Ayan mga kapatid, dyan na po tayo sa talata. Anong sabi po doon sa talata? Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din naman ng iba. Yan ang ating talata. Dapat pong titingnan natin, huwag natin niya muna, ano, huwag lang ang sarili ang atin pong titingnan, kundi ang titingnan natin ay ang panig ng iba. Filipos 2:4. Yan po, isulat nyo. At dito ang sabi ho ay magpasya kung kailan isasagawa ang solusyon. No? At matutong magsabi ng ano po? Magsabi ng sorry kung nagkamali. Ang magsabi, ba't ako magsusuri sa iyo? Mga kapatid, hindi po pala tama yun. Baka ako pa ang pinalalabas ng makasalanan, aba hindi ho ganon. Kailangan matuto tayong magpadama ng pagsasabi ng sorry. Ang pagsasabi ng sorry ay pagpapakumbaba. Baka ako'y nagkamali din, sorry din. Ay di pagka nagkasurihan yan, anong tagpo niyan? Love. No? May embrace po yan. Yan po ang sabi dito yung at manalangin na ano po, magkasama. Kaya tayo po manalangin mga kapatid. Minamahal po namin Diyos. Patuloy kaming nananalangin ng Banal na Espiritu ay kumilos sa puso namin upang maunawaan ito. Magkaroon kami ng pagkagutom sa iyong mga salita. In Jesus' name. Amen. Yan mga kapatid. Ang sabi po sa talatang Isaiah chapter 59:2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyo ang sa inyong mga dalangin. Mga kapatid, kahit po tayo manalangin ang manalangin, kapag hindi po tayo nakikipagkasundo sa ating anak, sa ating kapatid, sa ating asawa, ang ating dalangin ay ano po? Anong ating dalangin? Magiging ano po? Karumalduman. Kaya po tayo mga kapatid na pamilyang naririto ngayon ay sinasabi ng ating Panginoon na ang bawat isa sa atin ay ano po? Diringgin niya ang panalangin. Kung tayo po ay nagkakaisa sa ating tahanan at tayo po ay nagkakasunduan at nagmamahalan. Kung tayo po ay mayroon pang sama ng loob sa ating asawa, sa ating mga anak, manalangin man tayo ng manalangin. At ito ang naging dahilan, mga kapatid, kung bakit ang ating Panginoon ay nalayo ang ating mukha sa Kanya. Dahilan po saan? Sa kasalanan. At ang naglalapit din naman ay ang pagpapakumbaba ng Panginoon. Ang Diyos po ba ang nagkamali at bakit siya ang nagpakumbaba mula sa langit at pumunta rin po sa lupa? O mga minamahal na mga kapatid, ang Diyos ay nagpakita ng kapakumbabaan. Siya po ay pumunta sa lupa at sasabihin niya, pinapagkasundo ng kanyang espiritu ang tao sa kanya. Ibig sabihin mga kapatid, kung hindi man kayo nagkamali, matutunan po natin magpakumbaba. Baliktad ano po? Ang nagpapakumbaba pa yung hindi nagkamali, kalimitan naman, ganun naman po eh. Mga kapatid, kailangan natin intindihin ang iba bago ang ating sarili. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang espiritu ng ating Panginoon. Ito ang intimate love. Ang sabi niya, meron tayong tagapamagita. Kaya panghawakan nating mabuti ang paniniwalaan natin dahil sa mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ang tagapamagitan sa atin. Sa ating mga anak, sa ating asawa, na kung tayo po ay mayroong problema, ang lalapitan po natin ay ang ating Panginoon. Amen? Huwag nating i-dismiss ang ating pamilya. Kung tayo po ay may problema, huwag niyong sabihin ang problema ng inyong pamilya. Ang problema po natin, sabihin natin sa ating tagapamagitan sa Ama, ang Panginoon. Di ba may kanta? Anong kanta noon? Yung
Yung steel stand. Ano yan? Steel stand and ano? Stand ano? Stand still. And God. And let God move. Yan, mga kapatid. Hayaan natin ang Panginoon ano po, ang magbigay ng ano po, solusyon sa ating problema. Okay? So yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Sapagkat ang sabi dito, sa aklat po, sabi dito, ibinigay ang sarili at buong pamilya sa Panginoon. Ito ang kailangan natin gawin. Ang bahagi po lang natin, ibigay natin ang ating bahal, ang bahagi po natin, ipagkaloob natin ang ating sarili sa Panginoon. Yan po. Ang bahagi ng pamilya. Kung kayo ay may problema, ilagak natin ang ating sarili sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ngunit yung sabi dito, ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng uri ng ating kasamaan dahil matuwid ang Diyos. Mga kapatid, at ang Panginoon po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ipinadama niya kung gaano kahalaga ang kanyang pamilya. Ipinadama ng Diyos kung paano kahalaga ang ating mga sambahayang. Siya po'y handang mamatay. Ito ang espiritu o intimate love. You know? Spiritual intimacy. Handa po tayong magsakripisyo para sa iba. Amen, mga kapatid? Yan. Ngayon, papasok po tayo dito. Ang sabi po ni Charles Crawford, we would not think of building a stone house without stones. Masabi doon, hindi po tayo mag-iisip na magtayo ng building without stone, nang walang bato. At hindi raw tayo magbibake ng banana kung walang banana. Why then are so many people trying to build Christian homes without Christ? Hindi po tayo makapagtatayo ng isang Kristiyanong tahanan without Jesus Christ. So ang kailangan natin para sa ating spiritual intimacy, ang ating Panginoon ay nasa ating tahanan. Okay? Yan. If couples wish to experience complete oneness and their marriage, sabi dito, they will reach up together. Kung gusto nating abutin, kailangan po tayo, ano? Both of them, o both of us. Bawat magkakabi ng panig, ano po, sila ang aabot nito. Brother Alex, kung gusto mong manatiling habang tumatagal, lumalalim ang inyong pagsasamang mag-asawa, kayong dalawa'y magkasama. Mahirap yung ikaw lang nagmamahal, o kaya si Sister Dilag lang ang nagmamahal. Dapat po ay parehas na nagmamahalan. Ang tawag yun ay love. Hindi po mabubuo yung love baka walang isa lang ang nagmamahal. So mga kapatid, sa mag-asawa, yan na po, kailangan ano, kayong dalawa ang magre-response. Kaya mga kapatid, kung meron ho dito, kulang pa. May mag-asawa ho ba dito na ang kanilang pakiramdam, hindi niya mahal ang asawa niya? Alam mo ninyo, may narinig din ako niyan eh. Sabi niya, kailan kaya mapakaika na matay agad ang asawa ko, palit agad. Patindi ang pagkakasabi ng lalaki. Pakaika na matay, palit agad. Ibig sabihin, nag-aantay na matay ang asawa niya. Kaya, yung kanya ng misis, sabi, wala na yung misis niya. Yung misis niya, sabi ko, masama yun ah. Parang inaangat niya mamatay ang asawa niya. Bakit kaya? Parang nasiguro hindi siya nakakaramdam ng pagmamahal. O di kaya naghahanap siya ng iba pang mamahalin. O mahirap yan. So mga kapatid, ang kailangan daw ay ano, parihas. Ninyong gagawin ito, mga kapatid. Yan. Okay. Ang kailangan po para magkaroon tayo ng spiritual intimacy sa pamilya, mga kapatid, sa mag-asawa, kailangan po natin ang ano tinatawag nating worship. Mga kapatid, ito ho ang maraming nakakaniglik nito. Matagal ho akong 5 taon na akong singkad, na ako ay dalaw din ni dalaw doon bilang pastor. 5 taong singkat. Palagang tinitingnan ko ang kung nag-worship ang mga pamilya. Punta dito, haantay-hantay ko kung may magyayakag ng worship. Meron namang magulang pastor. Bago ka umalis, worship muna tayo. O ganun. Pero mga kapatid, mahalaga ang worship sa tahanan. Bakit?
Bakit kailangan yan? Kapag laging may worship, laging loving. Maniwala kayo sa akin. Pag may worship, ay laging loving. Kaya maganda ho yung makadiyos ang mga asawa mo at malaging may worship. Tingnan ninyo ito. Ang worship, ikaw ay, ang iyong ginagawa yan, no? Adoration. Ano ba yung adoration? Pinupuri mo ang Panginoon ng iyong sambahayang. Wala kang gagawin pupuri ng Diyos. Di ba pag pinupuri mo siya, ibiblis ka. Lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Sumasamba ka sa Kanya. Ano pa? Acknowledging God as Lord and Savior. Ina-acknowledge natin ang pamilya natin ang Panginoon ng ano, ating tagapagligtas. Obedience to God. Sumusunod tayo sa Kanya. No? Ano pa? Sacrifice of one's self in time. Oh, honoring and exalting God with praise, thanksgiving, and humility. Oh, yan ang ating gagawin, ginagawa pag tayo nag-worship. Singing, praying, reading, reading God's word, mga kapatid. Yung ating pag-awit. Masarap po ng pamilya eh, umaawit, ano ho? Ayan ho, ang pinakamasarap sa buhay ng pamilya. Ito, sa akin lang ho, bilang pastor, ito ang pinakamasarap sa akin pagka nag-worship. Misan niya, sumasama loob ko pag walang worship, diba? At pagka talaga tatawag talaga yung mga anak mo, gigising mo, worship tayo, alam niyo ang ganda na may worship. Dumating sa amin yung time na may problem kami, ang anak ko namin lima. Hindi po lingit sa inyong kalaman. Bago ho namin napatapos ay napaka matindi. Lahat sa iyo pa talagang kwan. May mga challenge ay kulpultot pa ho na ko noon. Noong anak namin ay kwan, hindi naman agad ako naging direktor, hindi naman agad ako naging leader. Mga kapatid, ang mga bata ay tinuturo ang manalangin. Pastor, maliit pa, hahadya pa ng sasalita, didiktahan mo na. Our Father, English, tinuturuan, sunod ng bata. Okay, mga iba, lahat yung mananalangin. Ay meron kaming problema. Ang problema namin, tuition, ang utang namin, 100,000. Ay hindi naman ako mangungutang at bakit wala naman ako ibabayad. Ang aking mentalidad, hindi ako mangungutang dahil ako hindi pa kukulangin ng Diyos. Sabi din, huwag kang mangutang, kundi ikaw ay ano, dapat ay ano, magpautang. Ngayon mga kapatid, ang nangyari, habang ano po, habang nananalangin, ang panalangin ng bata tungkol sa tuition. Ang panalangin ng isang sulod naman tungkol sa tuition, yung narinig sa kapatid eh, hanggang doon sa panlima, ang panalangin ay tungkol sa tuition. Ba mga kapatid? Aba, ay ako ho'y nagwawalis. Alam mo ninyo, yung lalaki para magusto ng asawa, ito'y marunong magwalis. At walis-walis ako kanya. At i-exercise. At habang nag-i-exercise, mayroong babaeng dumating. Alam niyo, mabigat sa aming mga suliranin namin mag-asawa. Pero dinaan namin sa panalangin. Dalawang linggo ng enrollment, tapos ang enrollment sa AUP. Hindi pa ho naka-enroll yung aming anak. Oh. Hindi naka-enroll. Nakakaranas ba kayo ng ganyan, mga kapatid? Ay, hindi ko kinahihiya ito. Nakaranas kami, hindi pa nakaka-enroll. Paano kayong gagawin natin? Kung ako'y mangungutang, eh, baka hindi ko naman agad mabayaran niya. Magagalit sa akin yung utang ko. Kaya ako nanalangin. Sabi ko, Panginoon, kung hindi mo talaga kalooban sa AUP pumasok ang aming anak, ililipat namin. Pero ang problema, bilang leader, anong sasabihin ko naman? Nang anak ko'y nasa labas, bago yung mga membro na may nasa loob ang kwan, abay, ang hirap. Kaya nanalangin kami. Paikot ang mga anak. Sabi doon sa enrollment, aba, hindi naka-enrollment ang mga bata. So, ang Panginoon, 1,000 ways, ang pangapamamaraan sa pamamagitan ng panalangin ng Panginoon gagawa. Ay, kung may panalangin, ang sarap. Dahil po yun sa pag-worship, mga kapatid. Nadadadama mo ang pangailangan mo, pinupuri mo siya, alam mo siya ang provider. Amen po ba, mga kapatid? Ay, lalo na sa atin ngayon, maraming challenge sa buhay natin. Kung anong iniisip natin, gawin natin na ikabubuti. Hindi hadlang ang salapi. Basta merong ano po, merong Panginoon. So yun ang kailangan natin sa pamilya natin. Alam niyo, pinag-aawayan sa pamilya. Ano ang mga pinag-aawayan? Dahil walang malimit. Yung po sa sex, sa relationship. At ang pangalawa ho yan ho, pera. Pera. Eh, pero ang solusyon, yun pa rin. Mahalaga po yung worship. Okay, next. Yan. Sabi, reflecting on God's word. Meron nung limang ingredients. Ano po yung limang ingredients, mga kapatid? May limang ingredients para po tayo ano ho, magkaroon ng spiritual intimacy. Ang una, kailangan ho natin ng personal devotion. There is no way to live healthy, consistent spiritual life without devoting time to personal devotions. Hindi tayo magkakaroon ng spiritual intimacy sa pamilya without ano po,
personal devotion. Ang pangalawa, ano po yan? Prayer. Sa atin ng worship, sa pamilya, lagi tayong mapanalanginin. Ang inyong mister, ang inyong misis, habang natatrabaho kayo lumuluhod at nananalangin. Saan man kayo naroon, ano man ang masuliran sa buhay, lagi pong nakaluhod, mga kapatid. It is important that you have a private and personal prayer, prayer's life, along with your Bible study and devotion. No? Hindi lang yung kay na mananalangin pagkala mo nagdi-devotional. Kinakailangan tayo ay meron talagang time for personal, ano po, devotion and prayer. Kaya yun kay Ellen G. White, nung siya po ay nagtayo ng, anong tawag dito? Gusali, siya ay naglalagay ng ano po, prayer room. Prayer room. Kaya ho tayo ay merong bahay pa nalanginan. Ngayon, yung ating bahay, hindi naman tayo naglalagay, yung ating bahay ay maliit naman, pero meron tayong schedule ng ano po, pananalangin. Hindi lang sa worship. Meron tayong personal prayer. Okay? O pray together, no? Kasama ang inyong mahal sa buhay. Bago kayo matulog, oh, sabi dito sa quotation dito, maganda may quotation dito. Para may nakita ko quotation. Saan yun? Sa program yata? Ano yung nakalagay sa program? Yung program nyo, may nakalagay dyan eh. Oh. So yan ang kailangan natin sa mag-asawa. Pangatlo, family worship. Yan ang kahalagahan niya. Meron tayong family worship can provide a solid foundation for connecting families to God, creating lasting family bonding and living a spiritual legacy. So yan ang benefits kapag tayo po ay ano, nag-worship. Lagi pong tayo ano, nakakonect sa ating Panginoon. Kapatid, kaya ito ay atin pong i-maintain. What is family worship, mga kapatid? It is a time when a family, sabi niya, express love and praise to God together. Ito ho yung panahon na express po natin ang pag-ibig at pagpupuri sa Panginoon. Pag tayo nag-worship, ay kung walang worship, nakakalimutan na ho natin ang ating na-worship ay ano ba yung mga sikat na pelikula ngayon, ano kaya, subaybayin. O yung sa mga artista, o di kaya yung mga computer. O di kaya hindi nag-worship ang mga bata na po computer. Naniniwala ba kayo dyan? Kapag hindi tayo nag-worship, makikita nyo yung mga anak ay naganyanan nun sa computer. Ay ngayon may kanya, tigitigitigisan ho mga bata ngayon na computer. At sila ho'y abalang-abala. O, mga kapatid, ito'y pagpapadama na kung tayo nag-worship, ay ano po, tayo ay nakapagbibigay ng pagpupuri sa ating Panginoon. Invites God's presence into their lives. Naimbitahan natin ang presensya ng Banal Espiritu sa ating sambahayan. Request divine protection. Praise for the needs of each other and others. Yan po. Diyan natin na-express ang lahat, na ibibigay natin ating pangailangan, anong kahilingan natin, lahat ng mga panukala sa ating mga programa, malalaking programa, maliit na programa, sa ating pong project, sa lahat-lahat, sa ating pag-aanap buhay, kabahagi ang Panginoon, ang ating pamilya ay smooth na ano po, nagiging ano po, masaya at intimate ang pagsasama. Yan. Ang sabi dito, it is time when a family has, ano po, Bible study, hearing, reading, and memorizing, and reflecting. A fellowship, family bonding time, mga kapatid. Build support and interpersonal relationship with each other. Ito ang napakaganda. Na tayo po ay merong Bible study. Nagbabasa tayo ng Bible. Ang ngayon ho ay ang magandang ibibigay ko sa inyo ang maganda para hindi kayo mahirapan kung ano yung babasahin. Hindi naman kayo nagre-research. Kung nagre-research tayo ng ano ba ang tungkol sa about love. Diba yan? Paputol-putol yan. Pero ang maganda, basahin mo ang Bible from Genesis to Revelation. Sino pong nakatapos na ng pagbabasa ng Bible? Ba, meron na rin niya. Marami na. Si Brother Levy, maraming memorized na talata yan. Yan ho ang tinatawag na walking, ano? Walking Bible. Ayan, si Brother Levy. Kaya kasama ko yan sa canvassing. Ngayon mga kapatid, ayan ho, mahalaga na atin pong babasahin yan. Okay? Yan, isa pa. Ideas for family worship. Idinidiin ko po dito para maging mas tibay at matatag ang sambahin natin. Yung worship talaga. Ha? Family worship ay huwag natin kaligtaan yan. Araw-araw, umaga at ano po, hapon. Yan po'y ati yan na sikreto. Wala namang iba.
para sa Panginoon ito at para sa pamilya. Nagkakaroon ng fellowship, dito nami-meeting ang lahat, dito nakakausap, dito nakakaharap, dito nakakapanalangin, dito nakapagpapakumbaba, dito nakakahingi na sorry, dito po nakakayakap ang ating mga pamilya. Natitikom natin na katulad ng isang inahing manok, pagdating ng hapon, nililikom ang kanyang mga anak. Yan po ang pagkupkup at gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang mga anak. Amen, mga kapatid? Yan. Keep say, pagka tayo nag-worship, itong ideal. Ito, ang gagawin natin. Keep it simple. Huwag naman yung napakahirap. Kailangan po, pag may pakukuha ninyong kwan, ikay pakukuha mo, basahin mo kayo English, hirap na rin po basahin, hindi makaintindihan. Simple lang. Kung saan kayo makakaintindihan. Make it short and sweet. Kasi yun iba'y habang-haba ho ng pagpapaliwanag, tulog na ho mga bata. Hindi po tapos ang worship. Hanggang sa nagdibati po ho yung mag-asawa. Meron kong ganun eh. May narakikita ho kung ganun. Mag-worship ho, antok na, sabi ng anak, nagdadadabog na. Time, tigil na ho yan. Ay, ikaw na, mag-aaral pa kami. Ay, sasabihin sa susunod, iiwas na ho yung sa pag-worship, hindi sasama dahil mahabang mag-worship. Kailangan, simple lang at saka ano ho. Gawin nating maiksi at sweet, mga kapatid. Paghandaan natin, Brother Arsenio, paglikom ng anak, paghandaan mo, alin ang babasahin? Ay kami ho, medyo mahaba-haba. Meron ang babasahin na yung pang-isahang taon, yung subaybayin. Sa isang taon itong babasahin mo, Bible reading, yearly. Pagkatapos, meron devotional. Pagkatapos, may pangkabataan. Pagkatapos, may ganito. Pero kailangan, may silang. Pagpabasa mo na, naintindihan naman nila, paliwanag, may masasabi ba kayo? Kung wala na, lipat dito tayo. So, ganun. Masaya. At pagka yung mga bata naka-schedule, ikaw ngayon ang babasa. Bukas, ikaw. Ikaw, bukas. Ikaw naman ang mananalangin sa ganito. Mananalangin sa ganito. I-program natin. Pagka huyin na sanay na, walang pinakamasaya heaven on this earth, mga kapatid, ay ang iyong tahanan at aking tahanan. Amen, mga kapatid? Yan. Make it age appropriate. Oh. Pero ako, nasanay mga kapatid na pagka nag-worship ay nakapantalon. Parang pakaramdam ko pagka nakapantalon at saka ay nakapormal ako, parang sabat. Parang iba eh. Kaya ako yung nagbibihis. Ayokong gusto ko medyo pormal sa umaga. Tapos naghuhubad-huhuli ako pagkatapos ng worship. Masarap eh. Mas iba. Eh, pero depende sa inyo kung saan kayo, ano po, komportable. Yan po naman. So, kailangan po gawin natin ang pinakang mabuti na para sa Panginoon. Be creative sa worship natin. Creative. Kaya mga bata, di ba, nag-aral ng, anong tawag dyan? Violin. Nag-aaral ng piano. Yung mga anak natin, ipasama natin kung kakayahin natin. Yan yung maganda sa worship. O, sabay-sabay. Para ho kayong isang iglesia. Pagka nag-worship, aba, ay may nagbabayolin. May anong tawag dyan? Saksopon, meron na masakwan. Kung meron mga talit, ay gawin natin dynamic ang atin ng pag-worship. Pag narinig po niya, ang saya. Sasabihin nila, kakaiba ang pamilya nila. Gusto ko maging ganun din tayo. May nagsasabing ganun. Gusto nila maging kagaya nila. Isipin mo pagka nag-worship. Kaya yung anak ko ngayon na ginawa ko, gusto kong gayahin yung iba eh. Natitinig ko eh. Ay, dala-dalawa ng pagisa ng gitara. Meron namang yung sakwan. Meron namang sa piano. Eh, doon magugulin ng mga gastusan mo. Pagkatapos ay pag nag-worship ko, sabay-sabay naman yan. Oh, ay di, pag may magsasalita man, ikaw naman ang kwan. Ikaw naman ang speaker ngayon. Ay kami pito. Para ho kami isang iglesia. Ikaw ang speaker. Magsasalita naman yung isa. O ikaw naman ang kwan. Aawit naman tayo. Ay ganyan ho eh. Napapractice. Kaya pag kami pumunta ng iglesia, halimbawa sama-sama kami, siya ay tagapag-leksyon ng tungkol sa kalusugan. Yung isa naman ay taga-sermon, magaling pa nalang, taga-turo na leksyon. Ako naman ang speaker sa Divine Worship. Yun namang dalawa ay may lektura magtungkol sa kabataan. Aba, hindi para kami yung isang ano ho, isang iglesia naglilingkod sa isang iglesia. Ganun mga kapatid, masarap. Masarap. Lalo na malaki ng mga bata. Ay, kailangan mangyari ito. Maging creative tayo. Use it as a time for sharing. Yung worship, kailangan natin gawing sharing. Ano anak ang masasabi nyo? Oh, may ganito, ganito. Minsan ako natututo sa mga bata. Mali pala yung aking interpretasyon, doktor. Mali pala ang aking interpretasyon. Ay, ako'y pastor. Sabi ko pa, ako'y ito pala ang pagkaintindi niya dito. Ito pala, tama pala. Tama pala. Oh, di ba? Naitatama. So, sharing. Kailangan natin. Ano pa? Ang sabi niya, few broad principles on how to conduct family worship. Schedule, convenient time. Kailangan schedule natin. Include music. Malagay ang music. Ang marunong mga misan, marunong ka-adventista, hindi pa ho marunong kumanta. Kasi hindi nag-worship siguro.
Yun ang hirapan. Ay, pagka ikaw ay Christian, natututo kang kumante. Kahit hindi ka nag-special number. Kasi sanay ka, meron mga paborito kang awit na worship. Misa, pag namatay nga yung nanay, eh, sasabihin naman ng kwan, ito po ang paboritong awitin, tuwi po kami nag-worship. Bah, yun ang papalakas sa kanya. Yung pag-worship nila, no? Teach without preaching, no? Hindi parang nag-worship eh, ano? Pero so, kailangan natin ano po, tayo ay nagkakaroon ng ano, sabi nito, is home worship should include something for every child to do. Children learn by doing. Talk to God. Teach children to talk to Him as they would to a friend. So, kinakailangan natin ay turuan natin ang ating mga anak makipag-usap sa Panginoon. Ang pananalangin, di ba, memorize sa umpisa, hindi naman marunong pa. Pero pagka nanalangin, anak, ipanalangin mo ito. Ano ang masasabi mo? Anong gusto mong hingin sa Panginoon? Hingin mo. Oh, di po ba? Meron isang doon sa meron hong isang yagit, alam mo yung yagit? Yung mahirap lang siya. Mahirap lang siya. Pero ngayon yung bata, tapak. Yung tapak. Walang chinelas. Nagpunta po siya sa tawag dito. Sa palingki, sa tindahan ng sapatos. Pinapanood niya yung ano, sapatos. Ay meron hong ano, makadiyos na sa kanilang pamilya, nagkaroon na sharing. Sabi niya, kailangan tulungan ang mga nangailangan sa sharing. Ay meron hong may trabaho na anak niya. Titingin-tingin ng ganyan, sapatos, gustong-gusto niya. Alam niyo, natouch ho yung isang pamilya. Yung anak, yung ginawa niya, pumasok siya sa loob ng sapatos. Binili niya yung sapatos, ibinigay doon sa bata. Tumingin ng bata. Sabi niya, kayo po ba si Jesus? Imagine, napayak yung bata, sabi, kayo po ba si Jesus? Iniisip niya ng Panginoon ng bibigay. Ito isang uri ng missionary na dahil sa worship, sa sharing, naramdaman niya yung pangailangan ng iba. Kaya nung makakita siya na exercise niya yung kanyang pananampalataya, hindi man siya nakarinig na sermon, pero nakarinig siya sa devotional nila, ay nakatulong siya, mga kapatid. Yan. So, kailangan na po natin yan sa pamilya. Ang sabi dito, based on research, ang sabi ho dito, all statistical data show that those with mixed faith marriage experience trouble sooner after the wedding. Ano po yan? Marami po ngayong kapag kayong mix yung pananampalataya. Ano ba yung mix yung pananampalataya? Yung parang hindi ano? Hindi puro, magkakaiba sila ng sigo pananampalataya. Minsan kalimitan po ito yung nakakaproblema later on. No? At sabi dito, kalimitan daw po ng ano, mataas ang divorce ng mag-asawa sa pamilya. Yun pong hindi nag-worship. Ayon po sa research. Kapag ka madalang ang worship o hindi nag-worship sa bahay, ayon po sa statistic, ay marami ang kalimitan doon ay nakukuha yung mga nagdi-divorce. Mas marami. Although meron din nangyayari doon sa nagdi-divorce na nag-worship, pero mas marami ang ano po, nagdi-divorce. Ito po naman ay research sa Amerika. Hindi sa Pilipinas. Maraming divorce sa Amerika eh. Pero kalimitan sangayon sa religious survey, marami po sa kanila ang naghiwalay ay hindi po nag-worship. Yan, mga kapatid. Kailangan daw po yung ano, regular ano, attendance sa church. Lalo na po mga kapatid, mamaya pong hapon, pag-aaralan natin. Alam niyo yung kalagayan natin ngayon sa pamilya. At pagbagsak po natin, yung hindi natin pagtatapat. Pagdating po sa umaga, mamalayan ho ninyo, mga kapatira sa hapon, wala na. Wala na. Hindi na po sila sumisimba. Malamig na sila. Sa Biyernes, hindi po nadalo. Kaunti lang. Sa bahay, wala hong worship. Anong pamilya natin? Ang pamilya naghihintay at darating at maglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, mahalaga po itong ating pinag-aaral. Kailangan natin ng regular attendance po sa church, mga kapatid. Kailangan po natin yan. So, kung maging consistent po tayo, mahalaga po yung consistent tayo. What we are at home is what we really are, mga kapatid. Kung ano po yung sa ating bahay, paglabas natin ganun din tayo. What people see in us at a worship service when we are dressed in our finished, sabi no, in only a bouquet. Mga kapatid, nakikita po tayo sa labas. Kung ano tayo ngayon,
kung ano tayo sa bahay. Kung hindi po tayo tumatagal sa worship, how much more pa sa bahay natin? Dito po sa iglesia. So mga kapatid, kailangan natin practicein po ito. Gawin natin ito. Magkakaroon tayo ng intimate relationship sa ating tahanan. Ang dahilan po pala kung bakit hindi po natin naranasan yung intimacy o yung spiritual intimacy sa buhay natin, dahil nakukulang tayo ng malaki sa kapakipagrelasyon sa ating Panginoon, mga kapatid. Ito ang kailangan natin. Sapagkat ang Diyos mismo ay ano po, ibinigay niya ang kanyang buhay para makipagrelasyon sa atin. Ibalik ang tanging pakipagkasundo sa Diyos at sa tao. Dahil alam ng Diyos ang tanging paraan. God, in God alone, ang tanging makapagbibigay ng spiritual intimacy sa atin, ang ating po ano, relasyon sa Diyos. Spiritual intimacy is fostered not only by verbal communication but also by shared experience. Kailangan natin ano po ito, maranasan. Ang sabi dito, the couple and family that prays together stays together. Kaya mag-asawa, pamilya, mahalaga yun, tayo po ay ano, laging nagpupuri, nag-worship at nananalangin sa Panginoon. By the grace of God, sabi dito, our home will be the home where angels love to tarry because it is a little heaven on earth. Mga kapatid, ang ating tahanan ay isang larawan ng maliit na kalangitan dito sa lupa. Maging kalangit-langitan din po yung ating tahanan sa ngayon. Nako, ang magiging sentro ng ating sambahayan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang ating pangunahing sa ating pong pamumuhay. At ang tagumpay, mga kapatid, hindi po natin kayang gawin ito sa ating sarili. Magagawa po natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. God bless us all, mga kapatid. Amen. Bilang tugon po sa ating mensahe na pakinggan, tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ang May Tahanang Walang Mali. Thank you.
minamahal naming Diyos. Inyo pong ipinadama sa amin ang kahalagahan ng spiritual intimacy. Na kayo at ang espiritu at presensya ng Diyos ay sumasa amin sa bawat sambahayan. Magiging matagumpay, magiging masaya at little heaven ang bawat tahanan na kung kayo ay sumasa amin sa pamagitan ng aming pag-worship, sa pamagitan ng pagbabasa, pag-aaral at pag-aawitan kasama ang buong sambahayan na kami ay nagsasama-sama, umaawit, nagpupuri sa iyo sa tuwi-tuwi na at ang buong sambahayan ay naghahanda at maglilingkod sa inyo habang naghihintay sa iyo malapit ng pagbabalik. Idinadalangin ko po ang buong distritong ito na inyo pong pagpalain ang bawat sambahayan in Jesus' name. Amen.